So yun, nandito tayo ngayon mga boss sa may Diversion Road dito sa may Antipolo. Ayan, nakatambay tayo rito. Mayroon lang tayong konting tutorial uli about dito sa apps Tilalamove kung paano ba malalaman kung may abono yung booking. Ayan, para lang ulit to sa mga bago. Ayan, so ito, panoorin nyo para hindi kayo malito kung ano yung kukunin yung booking mga boss. Panoorin nyo ng buo. Ayan, so ituturo natin. Ayan, so hanap tayo mga boss yung booking na may abono. Tuturo ko sa inyo kung ano ba yung sign o anong palatandaan yung booking na may abono. Ayan, so hanap tayo. Ayan, so ayan mga boss, ito yung booking na may abono. So may abono, ibig sabihin may babayaran ka kay pickup. Ayan o, ano ba yung sign na may abono? Ayan o, makikita nyo yung parang cart na yan. Ito, pag nakakita kayo ng ganyang booking, ibig sabihin may abono yan. So pag wala kang pera, huwag mo nang kunin yan. Kasi pag kinuha mo yan at pagdating sa pickup at sinabi mo dun sa pickup na wala kang pera, pwede ka nilang i-report bakit mo kinuha yung booking na yan na wala kang pera. So kailangan yung tingnan maigi yung kinukuha yung booking mga boss. Yan, pag ganito, yan nakalagay naman dyan oh, 480 pesos yung babayaran mo o yung presyo ng item dun sa pickup. Yan, yan ang babayaran mo sa kanya. So nakalagay may cart sign. Ayan, may heart na nakalagay. So ibig sabihin yung heart na yan mga boss, nakahiro ako kay pickup o kay seller. Kumbaga naging favorite rider kanya. Ayan, so ibig sabihin yan, nagustuhan nyo yung nagustuhan ni seller yung deliver mo sa kanya o yung servisyo mo sa kanya, kaya nakahiro ka. Hero ang tawag dyan mga boss, yung heart na yan. So, pag nakita nyo yung booking na yan, pag wala kang pera, huwag mo nang kunin para hindi ka magkakaproblema dun sa pickup. Kasi alam na ng pickup yan, pag kinuha ng rider, may pera siya. At may abono yan, yung booking na yan. Para makaiwas na din kayo sa scam booking, huwag mo na kayong kumuha ng abono booking. Kasi kadalasan dito sa abono na yan, ang daming scammer dyan, ang daming nai-scam. So pag baguhan lang kayo kay Lalamove, mga regular booking lang muna yung kukunin nyo. Ayan, ayan, marami tayong naka-heart oh. Ayan, ayan, mayroon pa oh. Ayan oh, daan yung maigi, yung ganyang booking, yan yung may abono. Ayan oh, ayan. So may ganyan din oh, ayan oh. Ayan, so ayan oh, nakalagay oh 3K yung babayaran mo sa pickup. Ayan, ito malaki na yung abono, may plus 40 na to. Siya nga pala, yung maximum nating abonoan dapat alagang 2,000 lang. Kung gusto niyo nang kumuha ng may abono, 2,000 lang. Pag lumampas diyan sa 2,000, pwede niyo ipa-cancel yung booking kay seller. Una sa inyo kung kukunin niyo yung kanyang kalaking abono, pwede kayong magpadagdag diyan. Depende sa usapan ng pickup kung magkano idagdag nila. So kung magdadagdag sila at tantya mo sakto dun sa abono niya, kunin mo na. Pero nasa sayo lang yan kung kukunin mo yung ganyang abono booking. Pag maganda yung servisyo mo talaga, gagawin ka talaga nilang favorite rider. Kahit medyo malayo ka, pag nakayero ka sa kanya, yan o, papasok yan sa apps mo. Ayan o, naka 11 kilometers ang pickup. Tapos nakikita pa natin, ayan 11 din o. Ayan, 11 kilometers, 10 kilometers. Ayan. Hindi pa kasi nagtataka bakit daw may heart sa booking nila. So, yun lang mga boss. Yun lang yung maiksing tutorial natin about sa apps Tilalamove kung paano ba malalaman yung may abono. Ayan. So, yun. Sana mayroon kayong uling nakuhang konting idea dito sa ginawa nating maiksing tutorial about dito sa apps Tilalamove. Yan, sa mga di pa po nakapag-subscribe, baka naman, ayan. Boy Calzada Motovlog, it's time to signing off. Hanggang sa muli.